what's going on, mga kapangati ko? Kung nakikita nyo yung mga junaris ko sa likod, ang sisipag nila, no? So, nag-aayos sila ng mga tank. Bayad yung mga yan. Ayan, so kung makikita nyo, mga kapangati ko, nag-aayos sila ng mga tank ngayon. Kasi ngayong gabi, parating yung mga import natin from Thailand. So, meron tayong parating na fry, tsaka 20 pieces na mga grow-outs na ZZ. Ayan, so inaayosan nila itong mga tank na paglalagyan para pag kinuha ko mamaya dun sa transshipper yung mga isla, pagdating dito sa bahay, diretso acclimate na tayo rito. Ayan. Na mga kapanati ko, no? Naka-ready na yung mga tanks natin. Ilang araw na rin yung tubig nito, kaya pwedeng-pwede ng paglagyan ito ng mga isda. So, bali 20 pieces na grow-outs yung darating, medyo pre-jubi na yun. Papakita ko sa inyo kung ano mga itsura, pero syempre, expect natin na mga drop cook yun dahil galing sa travel. Etong isang to, sold na to. Actually, ito yung mga huling import natin na hindi ko na i-vlog. Pero naubos na kasi mga isda agad, kaya hindi na umabot sa vlog. Pero ito hindi pa to nakukuha eh. Kay ano to eh, kay Boss Mario. Ayan. So, ito yung isda niya. Double plums. Boxster. Ayan. Ikot ko muna kayo konti dito sa ating farm. Ayan. So ito pa yung mga isda natin. Marami pa tayong mga isda rito. Pero syempre, mabilis lang din maubos to. Kaya kailangan, dire-diretso rin ang pag-import natin ng mga isda sa Thailand. Kasi wala pa naman tayong breed ngayon. Kaya import-import muna tayo. Time check natin is 8 o'clock na ng gabi. So, ang schedule natin kay transshipper is 10 p.m. Yun, 10 p.m. onwards ang pick-up time sa kanila. So, mga ganitong oras, palagay ko lumapag na yung aeroplano from Thailand. Nasa airport na yon. So, baka nag-unload na yon ng mga isda. Tapos, medyo mahabang proseso pa kasi yun. Pero, si transshipper na ang bahala mag-asikaso doon. Tapos, kukunin na ni transshipper yung isda from airport, dadalhin na niya doon sa place niya. At tayo naman, sa place na lang ni transshipper pupunta para doon natin pick upin yung isda. Less hassle, si transshipper na lahat ang nag-aasikaso niyan. So, ayun, mamaya siguro mga 9:30, alis tayo, punta natin si transshipper para sakto 10 p.m. Nandun tayo, tapos tignan natin kung anong mangyayari, kung matatagalan ba tayo, makukuha agad natin yung isda, tsaka kung sino-sino yung mga maya kasabay natin na nag-import din ng mga isda from Thailand sa Flowerhorn community at saka sa iba pang fish community, kagaya ng betta, goldfish, yan, marami yan, guppy. So, bahala na, punta natin sa si transshipper mamaya, sama kayo. Later. So ayan guys, no, dito tayo sa sasakyan. So pumunta na tayo sa transshipper. Pero bago tayo pumunta sa transshipper, dadaanan ko muna isang tropa natin, si Jonart. So kung natatandaan nyo sa mga ibang vlog ko, pagka kumukuha ko ng isda, siya rin yung madalas kong kasama, no? So, teka, nakamas pa pala ako. So yun, siya rin yung madalas kong kasama. Dadaanan natin siya para hindi naman nakakainip sa biyahe. May kasama, may kausap tayo. So ayun, papunta na ako sa kanila ngayon. Later that same evening. Ayun guys, andito na kami kasama natin si Jonart. Andito na kami sa condo kung saan kukunin yung mga isda sa transshipper. So pasok na kami doon, tapos try natin i-vlog, mabablog natin kung paano makuha. Let's go.
guys, no, nakakuha na natin yung mga isda. Ito sila, yan, mga order natin flowerhorn from Thailand. So, pabalik na kami sa farm para ma-acclimate na natin to, para maayos na natin. Tapos, yun, dire-diretso na. Tama na kayo, pakita ko sa inyo to. Ayun guys, no, dito na tayo sa farm. Ito na yung mga isda na kinuha natin from sa transshipper galing Thailand. So, acclimate na natin dito sa tangkay. Tapos, hayaan muna natin sila dyan for 15 minutes bago ko pakawalan. So, let's go! Isa na natin! So, ayan na sila mga kapanati ko, no? Naka-acclimate na sila. Ilagay na natin sila sa kanya-kanya nilang tao. Tapos, nilagyan na rin natin sila ng number. Ayan. Hayaan muna natin sila mga 15 minutes. Tsaka natin sila pakawalan isa-isa. Yung fry, doon ko sa labas nilagay kasi doon ako may bakanting tangke. Wala ka ba siya shoutout? Wala. Ako magsha-shoutout para sa'yo. What? Yun, so naka 15 to 20 minutes na, pakawalan na natin isa-isa yung mga isda para kahit pa paano makita nyo itsura kung ano yung mga kinuha natin from Thailand. Natanggal na natin sila sa mga plastic. Grabe, napagod ako dun. Ang bilis ko kumilos. Hindi naka-timelapse yun. Ganun talaga ako kabilis kumilos. So, pakita ko sa inyo kung ano mga itsura ng mga ZZ from Thailand na in-import natin ngayon. So, eto na. Tignan nyo natin. Alright, so eto na guys. Mga kapanati ko, eto na yung mga import natin na ZZ. So, kung mapapansin nyo, drop cook sila. Hindi pa ito yung mga cook nila. Talagang medyo mas malalaki yung cook nila kaysa dito. And since galing sila sa travel, granted na na magiging drop cook sila. Pero compared sila sa dati kong in-import, kung mapapanood niyo yung mga video ko dati sa dito sa Aqua Fanatics TV na import ko, yung mga ZZ na nakuha natin, talagang sobrang drop cook na umimpis yung mga ano nila, mga cook nila. So, ilang araw bago sila makabawi. Pero itong mga to, although nag-drop cook sila, pero hindi sila ganun ka sobrang drop kumpara sa mga previous na in-import natin. Yan guys, magaganda sila. Makakapal yung mga plums nila. Karamihan dito, mga XO tapos double plums. Kagaya nito, may pagka full mask pa ata ito. Malalaman natin yan pag nakabawi na sila. Kasi itong mga to, hindi pa ito nakakabawi. So, kung mapapansin nyo, naiitim pa kasi stress pa sila. Tapos, yun nga, yung cook nila hindi pa ganun kalakihan. Pero malalaki ang mga cook nito. Yan. Drop cook lang to. Bigyan lang natin ng mga ilang araw to. Tapos makikita natin yung talagang potential, yung ganda talaga ng isda. Kasi itong mga to, out of mga, let's say, mga 60 pieces, pick ko sila. Ako mismo yung namili kung ano yung mga ipaparating sa akin ng Thailander na breeder nitong mga to. So, kung mapapansin nyo, mga pinili ko talaga yan, mga thick plums, tsaka mga double plums, ito kagaya nito. Actually, meron na ako napupusuan dito na itatabi. Baka itago ko siya, tapos i-groom ko para sa mga future show kung gaganda talaga sila.
Pero considering na drop cook na sila, stress pa dahil gagaling sa travel, may potential pa rin itong mga isda. So ngayon, napakawala naman natin mga kapanatiko, yung fry na in-order natin from Thailand din. Bali, doon ko sila nilagay sa labas. So, labas tayo, doon natin sila pakawalan. Tara! So guys, ito yung mga fry. So dahil madilim dito, nagbukas ako ng ilaw para makita nyo lang. So, ito sila. Ayan. So, papakawalan na natin sila. 60 pieces to. Tapos, kung interested kayo, syempre, dating gabi, PM nyo lang ako. Ipa-flash ko yung FB account ko dito sa screen. Tapos, doon, pwede nyo ako i-PM. So, sige, pakawalan na natin sila. So mga kapanatiko, ito yung mga fry natin, 60 pieces to. Kung mapapansin nyo, maganda yung pearl nila. Tapos maraming may kilay dito, tsaka XO. Ayan o. Kagaya nun o. Kagaya ng isa na to. Ayan o. May mas pa ata. So makikita nyo mga kapanatiko, quality talaga itong mga fry na nakuha natin from Thailand. So interested kayo, ang price nito is 350 lang ang isa. Thailand cc to. Actually 918 jeans to. Ayan. Kitang-kita na yung mga kilay. Ayan o, kagaya nito o. Tapos may mga full mask pa dyan. So siguro magkikip ako nito kahit mga 20 pieces. Igo-grow out ko. Again mga kapanatiko, kung interested kayo, PM lang po. Located ang farm natin sa Gente de Leon, Valenzuela City. At ayun na nga mga kapanatiko, naipakita ko muli sa inyo kung paano tayo nag-i-import ng isda. Simula from transshipper, papunta rito sa farm natin at paano natin ina-activate at saan mailagay na natin sa ating mga tangke. Ngayon mga kapanatiko, kung nagustuhan nyo itong video na ito, paki-like, share, and subscribe naman. Tapos, kung interested kayo sa mga nakita nyong isda, PM nyo lang ako or mag-message kayo or comment down below. Tapos, usap tayo kung paano kayo makakabili ng isda sa akin. Ako po natin, Flowerhorn Farm. Located po kami sa 3015 Gente de Leon, Valenzuela City. Meron din po kaming Shopee, tsaka Lazada para sa Aquafanatics Enhancer natin. Ayan. Hindi pwede yung mga isda sa Shopee tsaka Lazada. So, Aquafanatics Enhancer na lang. At meron nga pala akong ipopromote. Maglalabas ako ng bagong product mula sa pangalan ng Aquafanatics Flowerhorn. Abangan nyo yan mga kapanatiko. So, paano? Tapusin ko na muna yung video natin kasi si Jonathan nag-aabang na doon at iinom pa raw kami. So, hanggang sa muli mga kapanatiko. Maraming salamat. Keep safe. God bless.